Katulad nga lang ng banggit ko last week, tapos na yung his story. And I hope and pray that we've learned a lot. Actually, it's not just the learning that really inspired. Hello, ayan, pasensya na, medyo nakakaloko-loko yung ating microphone. But it's not just the story that really inspires me, but the truth is that it moves me to the direction na kung saan alam ko na totoo ang kwento ng Panginoon. Totoo ang kwento ng Panginoon. Just a few weeks ago, I've been listening and dito sa yung isang archaeological research patungkol sa Panginoon, and doon yung mga tinatawag na evidences, and we proclaim Jesus as the Lord and Savior, not just because the Bible said so, but because there are evidences that says He is the Lord and Savior. Amen. Okay, today we will start a new theme. Ang bagong theme natin ay His love. Ano raw? His love. Ang kanyang pag-ibig. Ha? Pag-ibig. Don't you know that because of His great love, because of the love of the Father to us, ha? Ang anong ginawa niya? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ. Tama ba? Now, si Jesus Christ, He proclaimed the love of the Father. Pinakita niya, pinaabot niya sa sanlibutan ang pag-ibig ng kanyang Ama, ng Ama sa langit, ang Ama nating lahat. At hindi niya lang ipinahayag, ito ay ipinakita niya. Nakita ang tinatawag ng pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan sa pamamagitan nino ni Jesus. And that's very important to discuss. Alam nyo, sa tingin ko, hahaba ulit tong usapin na ito patungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya nga, umpisahan na natin. Ready na ba? Ready na tayo? Okay, yung mga kids. Sa Sunday school, talagang yung Sunday school natin ay lumalaki. Okay, tayo ay magsimula na dito sa ating His love, a servant's heart. Now, the love of Jesus Christ is described in the cross. That's the truth. When we look at the cross, it talks about His love, ang pag-ibig. Gaya nga na sinabi ng John 3:16, Ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na kung sino man ang manampalataya sa kanya ay makakaroon ng buhay na walang hanggan. Very simple. If you look at the cross, you know the love of Christ. If you look at the cross, you know that Jesus is the one who really sacrificed because of His love. Because of the love of God. And so, we know this love. Hello, ayan. Alam natin ngayon na tunay nga mahal tayo ng Diyos, pero habang nabubuhay si Jesus, ipinakita niya kung paano magmahal. Yun ang hindi natin masyadong binibigyan ng diin. Paano ba talaga nagmahal ang Diyos? Paano ba nagmahal ang si Jesus? Paano niya ipinakita ang kanyang pag-ibig sa sanlibutan? Alam niyo, kung titingnan natin ang iglesia, yan, yung tayo ngayon,
ang iglesia ay nabuo, ito ay inumpisahan ng Panginoong Jesus. Tinawag niyang iglesia ang mga tao dahil sa kanyang pag-ibig pa rin. And that's the truth. Upang ipahayag ng iglesia ang pag-ibig niya. Kaya nga, nakakalungkot kung titingnan natin sa mga panahon ngayon, parang binabaliwala ang pagpunta sa church. Di ba? Parang hindi na, parang sa kanila ay hindi importante kung pupunta ka o hindi. Subalit, tandaan natin, the church is the bride of Christ. And the church itself, kaya nga, tingnan mo yung katabi mo. Ha? Tingnan mo yung katawan ng katabi mo. Yan ay templo ng Diyos. Alam mo nung doon sa Old Testament, sa Book of Chronicles, nung ginawa yung building na temple, bumaba ang description, bumaba ang glory ng Panginoon doon sa temple at na-fill yung buong temple ng glory ng Panginoon. Can you imagine the glory of God shines through the temple? Walang sino, banghang-bangha ang mga tao, walang makapasok sa temple. Walang makapasok dahil nga kapag ka pumasok ka, pwedeng, ako anong pwedeng mangyari sa'yo. And what an awesome experience siguro nung mga panahon na yon, nung nakita nila yung glory ng Panginoon doon sa tinatawag na building na temple. Fast forward tayo. Pagdating sa Book of Acts, dumating ang banal na Espiritu sa mga disciples. It's like a tongues of fire, the glory of God. And so the temple, sabi ni Paul, don't you know that your body is the temple of God, the temple of the Holy Spirit? Ibig sabihin, nananahan sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kaya nga yung glory ay nasa sa atin. Kaya nga kung titingnan mo yung katabi mo ngayon, siya ay banal. O yun, nagulat yung mga kabataan natin. Banal ka pala. Sabihin mo sa katabi mo, banal ka pala. Di ba? Kaya nga nagtataka rin ang bawat isa kung bakit sa iglesia ng Panginoon merong tinatawag na division. Hindi, kasi ang sabi ng Panginoong Jesus, ganito rin ang sabi niya. Ha? Mahalin niyo ang bawat isa at upang kayo ay makitang alagad. And so, the love of God is shown in what? In the church. Now, meron siyang ginawa si Jesus. Meron siyang ginawa. At ito ay pinahayag niya rin. Alam niyo, if you have your Bibles with you, I would like you to open it in Matthew chapter 20. Yan, Matthew chapter 20. Sabay-sabay po natin buksan yung ating aklat sa Matthew chapter 20, verses 20 to 28. So, pwede ba natin i-ikwan muna yung 20, verse 20 muna tayo. Sabi dito, ito yung nangyari. Yung nanay nung dalawang disciple, the mother of the sons of Zebedee, yung nanay came to Jesus with her sons, bowing down and making a request of him. Isipin mo, yung nanay ang nag-request para sa mga anak niya. Parang ano, no? Sabihin mo sa katabi mo, parang nanay mo, di ba? Parang nanay mo, di ba? Gusto talaga na ikaw ay maging maayos. So may request ang nanay. Sabi dito, and he said to her, what do you wish? And she said to him, command that in your kingdom these two sons of mine may sit one on your right and one on your left. Mabigat yung request. You know why? Because it talks about position. Alam nyo, kapag ka ang pinag-usapan ay position, pagka pinag-usapan ng position, marami sa mga tao ang nagkakandarapa sa posisyon. Napansin nyo? Sa gobyerno, kahit saan. Maraming gusto sa posisyon. Alam mo, katatapos na ng PTA namin.
meron akong position. So yung position na yon, parang ano, parang credential yon. It's like a credential. Pero ang sinasabi ng banal na kasulatan, it's more of the pride. Yung pride ng tao. Kaya nga yung position ay masasabi nating ito ay part ng mundo na hindi dapat natin minamahal. Alam nyo, merong part sa kasulatan, sa first John, sabi, do not love the world. Contradictory doon sa pag-ibig, mahalin mo ang ano, kapwa mo. Pero ang pinag-uusapan dito sa world na ito, kasama yung tinatawag na pride. Sabi doon, paupuin mo si John at yung aking isang anak, si James, dito sa magkabila. Kasi it talks about position. Anong sinabi ni Jesus Christ? Ganito sinabi niya sa verse 22. But Jesus answered, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I am about to drink? They said to him, we are able. Now, the world talks about greatness. Diba? The world talks about greatness. And they think that this greatness is out of the love of Christ. Ito dapat ang mangyari sa atin. Ito dapat ang mangyari sa bawat isa. Ito dapat ang mangyari sa... Ito yung gusto ko. At yung gusto ko, sabi niya, ganito, parang maitaas ako sa level na kung saan gusto ko ng level na to upang makilala ako. So, ang sabi dito ni Jesus Christ, hindi mo alam ang hinihingi mo. Meaning, what we are after for in life is not actually greatness for Jesus. Hindi yun ang tamang greatness, sabi ni Jesus. Ngayon, kaya nyo bang pagdaanan yung pagdadaanan ko? Sabi nila, talagang matindi tong si yung magkapatid. Sabi nila, kaya namin. Kaya namin. And then, Jesus said, in verse 23, he said to them, my cup you shall drink, but to sit on my right and on my left, this is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared by my Father. Which is, meron na nakaprepare. And then, ang sabi niya, verse 24, and hearing this, the ten became indignant with the two brothers. Medyo parang nagalit yung sampu. 12 sila eh. And then, what happened was, but Jesus called them to himself and said, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. Proceed. It is not this way among you. Sabihin mo sa katabi mo, it is not this way. It is not this way. Hindi dapat ganito ang pagtingin mo sa buhay. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. If you want greatness, hindi dapat yun ang nasa isip mo, yung posisyon. Because God loves us so much, He was talking about love as greatness. At ano sabi niya? Hindi dapat ganito. But whoever, basahin natin ito, but whoever wishes to become great. Sino ditong ano, nangangarap na maging great? Ah, ako lang? Sino dito ang nangangarap na maging great? Taas ang kamay. Okay. Taas nyo lang kamay nyo. Taas yung mga gusto maging great. Okay. Nagtaas kayo ha? Sabi dito, you shall be your servant. Anong ibig sabihin nito? Anong ibig sabihin nito? So verse 27 and 28, and whoever wishes to be first among you, you shall be your slave. And then he said in verse 28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. What does it mean when we say, I want to be great? Alam nyo, if you want to be great, you serve. Paano yung serve? Okay.
para doon, ito maging practical tayo dito. Siguro iniisip ng paano ba ako magiging great? Ayan. Ready kayo dito? Sino ulit na nagtaas ng kamay? Taas yung kamay. Okay. Yung mga nagtaas ng kamay, ganito gawin nyo. Pagdating nyo sa bahay, hindi dapat kayong inuutusan. Oo! Hindi dapat kayong inuutusan. Dapat nagkukusa kayo. O, di ba? Sabi mo, gusto kong maging great. Taas ang kamay. Okay. Dapat hindi ka inuutusan. Dapat nagkukusa ka. Nagkukusa kang nagliligpit ng iyong hinigaan. Nagkukusa ka na maglinis ng bahay. Nagkukusa ka na maghugas ng pinggan. Nagkukusa ka lahat gagawin mo dahil gusto mong maging great. Those who want to be great shall serve. That's the first thing. Yun ang una mong dapat ginagawa. Kung talagang gusto mong maging mataas, di ba? You want to be great. Not just in the position, sabi ni Jesus Christ, magkusa ka. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, magkusa ka. Ayan. Di ba? Merong pagkukusa. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Magkusa ka. Di ba? Pagka sinanay, pagka nagwawalis, sabihin mo, Nay, ako na po magwawalis. Di ba? May kusa ka dapat. You know why? Because Jesus said, if you want to be great, you serve. Ano pa? Ha? Paano pa tayo magiging servant? Ha? Paano tayo gagawin ito? We need to be served as Christians dito. Dito lang sa atin, we serve. Katulad ng mga kumakanta dito, nagpapatugtog. Merong mga nagserve, nagtuturo. Alam nyo, kapag tahimik ka, ikaw ay nagsaserve din. And every one of us is called to serve. Amen. Amen. So, serve others with the kind with kindness. Hindi ka nagrereklamo. Sino dito nagrereklamo? Yung complain ng complain. Ha? Sabihin mo, tigilan mo yan pagko-complain. Di ba? Tigilan mo pagko-complain. Sa bahay pa lang, kinikailangan, hindi ka nagko-complain. Ikaw ay kumikilos ng maayos kahit na mahirap. Amen. So, the important thing in this, and the idea of this one is service according to the Lord Jesus Christ. This is the kind of greatness that the Lord Jesus Christ wants. Diba? Yung pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos. Nakikita saan? Nakikita sa? Saan? Sa pagkukusa na gumawa alang-alang sa iba. Kaya nyo ba yun? Ha? Ah, yung mga nagtaas ang kamay kanina, kaya nyo ba yun? Okay. Di ba? Kayang-kaya natin yun. Tinawag tayo sa mundong ito para tumulong sa iba. Lalong-lalo na sa bahay. Lalong-lalo na sa church. Tutulong tayo. Hanggat kaya natin, tumutulong tayo. Because that's the kind of greatness Jesus wants. And it's the kind of greatness Jesus did. Kaya nga, yung kanyang pag-ibig, His love, ang pag-ibig niya ang nagsasabi na ikaw, that ikaw ay naglingkod ang Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buhay. Kaya nga, dapat ganun din ang ating gagawin. Alam nyo, napakaganda ng sinabi dito.
ni Jesus Christ doon sa verse 28. Sabi niya sa verse 28 ay ganito. Pakiulit nga yun. The Son of Man, He was pertaining to Him, did not come to be served. Hindi siya dumating upang pagsilbihan. Ha? But to serve, upang magsilbi. Ha? Upang kumilos and to give His life a ransom for many. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa lahat. Amen. Tayo ay manalangin. Lord God and Heavenly Father, thank you. Salamat po dahil tinawag niyo kami na magsilbi. Lord, sa pagkakataong tulad nito, Panginoon, na maraming mga tao na gusto na lang ay magreklamo, kami, Panginoon, Lord, ay magsisilbi sa inyo, sa kapwa namin. Hindi lang sa church, dear God, sa bahay namin, Panginoon. Tulungan niyo po kami na mapagmatiis at kami ay kikilos upang sa ganon ang mga tao sa paligid namin ay makikita na kayo ay Diyos at tagapagligtas. Alam namin, Panginoon, na sa tanging, sa gagawin lang namin, makikita na kayo nga ay kumikilos sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo po ang bawat isa, kayo po ang maitaas sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. God bless.